baba ng sasakyan. Dito po kami ngayon sa Barangay Palanas. Ito po ay kung tawagin ay Sitio Palanas, Barangay ng Liabak, Real Quezon. Papakita po namin sa inyo mga kaparmlat yung pong property na ang sukat po ay isang ektarya. Na maganda po kasi may tabi po siya ng river at maganda po, maraming tanim. May kapatagan, may niyugan, tapos pwede pong palayan o kaya pispanan. Ito po yung magtuturo sa amin, si Jane. Sa lola niya po nakapangalan. Ay, ito. Ito yung ano namin. May mga nadaanan po kaming rough road. Pero ganito lang po kababa yung sasakyan namin. Dahil sira pa nga ho yung isa. Ay, pero nakatawid ho kami. Bago ho kami makarating. Baka 3 kilometro ho ito. Magmula ho dun sa National Highway. Mababa lang ho yung sasakyan, pero kinaya niya ho yung rough road na dinaanan namin. Ito nga po pala mga kaparmlat yung isa sa na-i-vlog natin na nakuha po ni ma'am. Ayaw lang pang magpa-mention ng name. Nasa abroad din po siya, pero nakauwi na po siya at nakita niya na po itong lupa na nabili niya. Nakita niya lang po ito sa vlog po natin. Sa ibang bansa din po siya. Nung nag-tripping po kami dito, yung kapatid niya po, pangapamangkin niya yung mga pinapunta niya. Sa tabi po ng kalsada na to, ito po yung pili niya. Yan, nasold po natin yan mga kaparmlat dito po sa ating YouTube channel. Pwedeng atin yan. Alin? Yung right of way. Di ba pag ang bango bibili ko, ay bidol lusok na yun. Ay di pwede ditong gumawa ng right of way. Pwede ba ko? Bibilhin natin to. O, bibilhin nung... Ba, bibilhin. Asan ba yung property? Nandun. Yan, yung kabilang ilog na yan. Ilog eh. Ang ganda ng patag pati. Mga, ano mga tanim? May niyog, tapos saging, kalamansi. Yung tatay ko nagtanim doon. Yung lola ko, para daw magkapera na siya. Ay, nasa yung lola mo? Nandyan na, sa bahay mo. Mga ilang taon na? Ano, 67. Nakapangalan sa kanya yung titulo? Doon sa asawa. Ah, sa asawa niya? Oo. Pero ano kaya nakalagay doon? Married to? Oo, yun. Nakagano. Ay, pero yung mga kaanak naman niya, piper, ay, nandito naman. Pipirma naman lahat yun. Dito po kami dadaan kasi ho yung 1 hectare ay naandito po sa part na to. Ngayon hahanapan po namin ng mas magandang daan para po kung sakasakali pong magustuhan po ninyo yung right of way ho ang pwede nating alamin kung nasaan mas mabilis na access. Po kami ngayon. Siya po si Jane, yan yung apo ng dapat tagapagmana. Pero marami kayong apo eh, no? Eh maraming. Ay, sa lola niya ho yun. Hello. Dito ho naman, madadaanan din po natin yung kasabay po nung na-vlog natin na yun. Yung nabili naman po ni Doktora. Maganda na rin po ngayon. Dadaanan po namin para makita nyo rin po yung nasold din po namin yun dito sa YouTube channel natin. Daming mga sadyamit eh. Ay, saan tayo dadaan dito? Tingnan muna natin tong kayo yan. Pakita ko lang po sa inyo yung aming na-i-video rin. Si Jane din po yung nagturo nito. Kasi siya yung taga dito. Nung na-i-vlog ko ito, ay bakante talaga na may bahay. Pero ngayon ho, ganito na itsura niya. Bakod na ho siya. Yan po kay Doktora at kay Attorney. Yung nakabili ho na nasa Manila. Ito na ho yung bahay na kung mababalikan nyo po yung video nung vlog namin,
Talaga hong yung bahay na yun ay ano na talaga, pang renovate na. Ngayon po ito na itsura. Dito na ho yung loob niyan. Yan. Yan, doktora. Nakiraan lang po kami. Pumapanood niyo po yung video. Kasama ko naman po si Jane. Ito ho yung road na papunta ng Marilaki Highway. Dun ho sa KM90 restaurant. Sana maayos na ho yung daan. Marami hong estudyante. Kasi dun ho sa dulo na yon, meron pong school. Dito ho kami dadaan. Yun ho yung kay doktora. Yung ilog. Alin? Ito na. Mapapasok naman natin. Pero ito pong dinadaanan namin mga ka-farm lot ay para lang ho mabidyohan namin. Pero ihahanap po natin ang mas magandang daan doon sa kabila na mas malapit na ho. Dahil mga kakilala din lang naman ho nila yung mga kalapit, ay sigurado hong makakakuha ho tayo ng mas malapit na access na road para makarating ho dito sa binebenta nila Jing. Magkano ang price yun? 300 po ang per square meter. Negotiable naman yun. Yan po, 300 po ang per square meter. Ah, teka lang, papakita ko yung school. Yan ho, mayroon pong school dito. Yan ho, maliit na school para sa elementary. Ang presyo daw ho nito ay 300 ang per square meter, 1 hectare. Actually ho, yung nasa titulo daw ho, ilan Jane? Ang nasa titulo ay 2 hectares. Tapos naka-annotate na o naibukod na ho. Ano to? Binenta sa school? O dinonate. Ibig sabihin ho, yung pong titulo, 2 hectares, nag-donate ho sila dito ng 1 hectare sa school. Tapos may bumili pa kong iba. Ang binibenta ho ay 1 hectare na ang presyo ho ay 300 ang per square meter. Ito ho yung binawas. Ito Jane, binawas to sa doon sa titulo. Maganda nga kapatagan. Ito yung nakikita ko may fish pan. Shortcut lang ho ito na dinaanan namin para ma-access, mabidyohan namin. Pero mamaya ho, pag pinaliparan ho namin ng drone, makikita nyo ho yung kalsada doon sa kabila na mas malapit. Kamag-anak mo rin to? Oo, oh, yung kapatid yung tatay ko. Ito na. Ate, ayun mo rin. Asan yung binibenta? Yan. Ito na. Ayun nga yung parang may palayan. Ayan yung may palayan. Kasama pa alin? Saan natin uumpisahan? Dito na nga. Ito na yun. Ito yung binibenta na? Oo, ito. Doon. May drone video na. May mga niyog. Dito. Puro kapatagan. Kasi nga, ano, dapat ipapalinis nga. Ipapalinis. Ito. Doon ang ay tingnan natin yung ilog kung ano magiging itsura. May mga itong oo yan. Nasaan ang pinakabakod nito dito? Ayun po eh. Ay yung bahay na yan hindi kasama. Oo. Di labas na yan. Tapos ito ho, may gubat. Diyan po sa banda doon yung kabila ho ng ilog na yon. Yun po yung road na dinaanan namin, Barangay Road. Yun ho ang hahanapin namin ni Jane kung sino ho yung pwede hong ma-access natin yung mas mabilis na makarating ho dito. Mamaya ho, titingnan ko rin ho doon sa area na yon. Bibidyo ko ho kung makikita ho ito. May mga ano po yun, kalamansi. Anong tanim? Kalamansi. May ano din ho. Pangjin kalamansi. Guyabano. Tanim man ang ano ito? Si tatay nagtanim dito. Ah, tatay mo? Saging. Dati ang ganda nito yung tanim niya dito, mga talohong papaya. Saging. Oh. Kung 1 hectare iyan, magmula doon sa ilog ang boundary nun. Tapos? Iyan na, ito na ang pinaka-boundary. Ay, yung doon. Ah, iba na yon. Hindi nakasama yung niyoga na yon. Magmula lang dito. Tapos pag ganito. Sa dulo yung ilog. Diyan pa.
hanggang ganito pa. Nandiyan yung ilog ng... May mga muna kaya to o ano? Baka wala pa. Mga boundary lang. Sino nang kalapit doon? May titulo din. Yun nga yung ano, yung... Ah, yung... 3 hectares. 3 hectares na yan. Ah, yung magkakasunod, yung 25 oo, hectares, kasunod na doon. Oo. Saan kaya natin masisilip yung ilog? Tignan nga. Kapatagan pala ito. Oo, ang ganda naman. Ang ganda ito sa dulo. Saan ba gayon yung ilog? Ay, nakaikot naman ang ilog. Ano? Oo, nakaikot nga ito doon. Pero yung original title nandiyan naman, hawak ng lola mo. Mamaya. Tsaka maganda, andyan din yung mga anak. Oh. In case. So yung pong mga buyer po natin, mga kaparmlat na interested, makikita nyo po mismo dito yung seller. Pag bumisita po kayo, nandyan po mismo yung bahay ng seller. Ang hahanapin lang po natin to si Jane. Ito po yung ilog. Pinaka-boundary na to. Yan ho, malawak ho yung patag. Tapos po, ito na po yung pinaka, may ibon. Ganda nga, ito na. Ayan ho, maganda ho ang ilog. Ito na ho yung pinaka borders. Ayun, bagong tanong nyo. Ang ganda nito, sapat. Meron baga dyan. Ito ho, kasama pa ho. Ito kasi ang pinaka-borders na ho nito, ilog. Yung ilog ho naman ay malinis. May mga tanim ho na niyog, saging, tsaka ho kalamansi. At ito ho yung mga green line. Ito ho, anthurium. May kawayan. Ah, may lansones. Kawayan. Kung 1 hectare po ito at 300, edi 3 million. Ay, matatawaran pa ho. Meron mo tayo magandang ilog. Yan. Malinis po ito. Ito na ho yung pinaka-border. Yan, malinis ho ang ilog. Pwede hong magkaroon ng kaliguan dito kasi mapapansin nyo ho na may marang pwedeng lagoon. Yan na ho yung mga may taniman. Yan ho sa kabila na yan, mga ilang metro lang ho, yan pong kabilang kahuyan po na yan. Nandiyan na po yung Barangay Road. Yan ho. Kaya mas maganda ho na dito ho kumuha ng pinaka right of way. Para hindi na umikot dito. Mga kaparmlat, ang pinakamaganda ho nito ay kung kayo po may kakilala na hong geodetic na sarili nyo ho mismo, una ho relocation survey po tayo para po sa mga boundary. Ito ho, oh. Pwede hong gawa ng ano, ng daan. Tapos yan po mayroong paliguan. May lagoon. May niyugan. Kabila na yun, Jane. Ito po'y Sitio Palanas, Barangay ng Yabak. Sa Manila ho, ang distansya, sabihin na ho natin 3 oras. Ang daan nyo po ay dito sa Manila East Road, yung pong Pililya. Ito hong Barangay Yabak, ang kauna-unahang barangay na madadatnan ho dito po sa Real Quezon. Malawak po ang taniman na pwede nyo gawing farming. May mga niyugan. Tapos so pwede ho kayong maglagay ng rest house o kaya resort. Kung sakasakali ho pwede ho dito yon. Pwede hong atagin nyo yan. At yung katulad ho ng ginawa ng barangay ng Bagong Silang, hindi na ho sila gumawa ng tulay. Sinimento rin ho nila yan. Iniwasan na lang. Iniwas yung tubig. Nakatawid ho sila. Mas malaki pa ho yung ilog nila kaysa ho dito. Yan ho yung Barangay Road. Sa kabila ho niyan,
yung tatay daw ni Jane ang nagtatanim ho dito. Sila ho yung mga legit na taga dito sa barangay na ito. Basta yung new ganun ay iba na yon. Oo. Ito lang. Ay malawak ito. Ito. Ito kasama ito hanggang dito. Saan tayo dadaan? Pagdali na. Yan ho. Sila ho makakapagturo ho ng mga eksaktong boundary na ito. At unang-una ho ay geodetic ho na lisensyado. Much better ho naman na bago ho tayo makapagbitaw ng kahit anong amount, kasiguraduhan po muna sa dokumento at saka ho sa boundary. Yan ho ang pinaka-importante. At isa hong kasulatan para ho sa magandang access road na right of way, kasi ho nasa bandang gitna ho ito. Andun ho yung bahay nila Jane, meron hong available na pwedeng bilhin doon. Malaman na lang ho kung sino yung sino pwede natin bayaran o kung sino magsusolder ho noon, kung seller ba o buyer. Dito naman ho may available din kung daan din lang ho para mas malapit ho dito na andyan ho yung barangay road. Yung ilog ho nakaikot ho dito. Yan na po yung pinaka border. Hindi na ho tayo liba ng ibang property kasi ilog ho. Yan po ang pinaka isment. May isment naman po yan. At yung isment ho na yon nagiging malaking pabor ho dun sa may titulo. Dahil magagamit din ho nila yon. Kung tataniman din lang ho. Titingnan ho namin yung dokumento para ho makita ho natin kung anong status. Sa amilyar ho naman ito, mura lang ho ang amilyar ng mga tituladong lupa ho dito kasi ho ay agricultural land. Yan po ay mga award sa mga laga ho ng lupa dito. Pinagkaloob po yan ng DAR 1991-1993 release. Ang CLOWA po ay Certificate of Land Owners Award na ang maturity niya po ay 10 years. At isa po sa requirements, dahil agricultural land po siya, bago po natin ma-transfer sa TCT, yan po ay kinakailangan ng dark clearance. Yung pong dark clearance ay inaayos po natin niyan doon sa Pagbilao, Quezon. Pero meron po silang branch extension dito po sa Impanta, Quezon, na itatransfer na po yan sa TCT. Yung kulay blue na ho na titulo. Ngayon ho, ang mga titulo ho, kulay pula ang borders ng titulo. Ayan na, ano? Tambutan. Ano ito? Tambutan. Kalamansi. Kalamansi ang dami. Ayan. Lawa. Saan na tayo dumaan kanina? Lawa nga, puro patag, walang bundok. Ay puso ng saging. Pwede rin ng pispa nandito. Pwede pala yan. Pwede taniman. Bakasyonan. Resort. Farm. Tara. Baka umulan pa. Salamat po sa pag-views at sa pag-subscribe. Ito yung title. Original title. Growa na. Oh, ano 22. Yan. 22,386. Dapat makakuha tayo ng ano, ng certified copy nito. Ando yung ito na pala, nakalagay na dito. Ayun nga. Yung ano, memorandum. Nabawas. 2017, nabawas yung dinonate sa school. Hindi, yung kalapit no. Kalapit. Anong nakalagay? Ito, ito. Number... Ay, yung school na may maliit lang yun. Ah, maliit lang. Ay, yung nabenta na rin pala. Yung kabila. Binawas. Oo, oh, yan. Yeah, yung nabawas. Kaya yung pelipayap. Mm-hmm. Yan ang nabawas. Kada sa mga yan. Hold on, sweet. Siri. Yeah. Ay, pipicture ang kamera. Para. Ay, ang dami pang titulo ah. Ito yung kay Ate Mer na. Oh, 3 hectares. 3 hectares. Doon sa may pa-overlooping niya. Maganda daw. Ay, ito naman. Ito yung... Ay, dito to.
Yung original title, oh, ayan ho. Oh. Ito yung kay Kailari pa nga. Yan yung magkalapit. Mga available, yan, ah, ito. 5 hectares yan. Ito po yung road. Dito ho natin, dito ho tayo pwedeng bumili ho ng right of way para mas mabilis. Ito na ho yung property. Itong kapatagan ho na yan. Kung makakakuha ho dito, kasi kakilala din naman ho nila itong mga may-ari nito. Ito lang ho kasi mga wala ho itong titulo, mga rights lang ho ito. Kaya ho pwede ho mapag-usapan, mabilihin. O kaya ho sila na ho ang magawa ho rin ng paraan para mabigyan ho tayo ng daan na malapit. Yan ho ang poste ng kuryente. Ito medyo malalim lang. Ay, banayad naman pala eh. Dito ho sa baba na ito. Nilog na ho. Limay na yung ba. Yan ho ang rough road dito. Pero kaya naman ho ng kotse. Dito ho yung papunta ng Bagong Silang. Ito naman ho yung palabas na ho ng barangay ng Yabak. Yan ho. Ito na ho yung binidyo namin kanina. Yan ho. Ganyan yung baba. Yung ilog. Ito ho. Tayo pwedeng bumili. Kumuha ng daan. Maganda naman ho dito sa lugar na to, tahimik lang ho at marami na pong mga tao din, barangay. Yun lang po, salamat.